Minsan pa po tayo ay mag-aaral ng mga salita ng Diyos sa pamamagitan po ng ating binabasang Biblia. At gumagamit din tayo ng mga iba't ibang referensya para suportahan ang nakasulat sa Biblia. Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating ginagawang Bible study, mga kapatid at mga kaibigan, gaya po ng palagi natin ginagawa, tatayo po muna tayo at tayo ay mananalangin sa Diyos. Panginoon po namin Diyos, maraming salamat po sa pananatili ng aming pong buhay. Namamalagi ang aming adhikain sa aming mga puso ang tumawag sa iyo, paglingkuran ka, Ama, at luwalhatiin ang iyong marangal na pangalan. Kaawaan mo po kami sa gagawin naming pag-aaral ngayon. Pakipatnubayan mo po kami ng iyong espiritu, sapagkat sa ganang amin, hindi namin mauunawaan ang iyong mga salita, kundi kaya lang kami makauunawa sa patnubay ng Espiritu na nagmumula sa iyo. Ama, pakipatawad mo po ang aming maraming mga pagkukulang at pagkakasala, at ang lahat ng ito'y hinihiling po namin sa tanging pangalan po ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Mga magulang at mga mahal na kaibigan, katulad po ng ating aksa, no? Biblia ang sasagot. Kaya sa ating pong pag-aaral ay ating pong sasagutin sa pamamagitan nga ng Biblia ang mga katanungan ng iba nating mga kaibigan. Ang tanong nila ay mayroon pa bang orihinal na Biblia na umiiral sa panahon natin? Kung wala nang umiiral na orihinal na Biblia sa ating panahon, hindi kaya ang Biblia ang ginagamit natin ngayon ay lisya na sa orihinal o sa katotohanan? Ang ating bang Biblia ang ginagamit ngayon, mga kapatid, ay totoo pang mga salita ng Diyos? Kaya hindi po natin maiiwasan na tayo ay mag-research sa lamat at inabot natin ang katuparan ng mga salita ng Diyos, ang paglago ng karunungan ng mga tao. Excuse po muna, mga kapatid. Kaya sa pamamagitan po ng ating pag-re-research, mga kapatid, ay atin pong babasahin ang ilan sa mga na yan ay ating ni-research para masagot ng kasaysayan kung paano nabuo Biblia, kung paano naingatan ng Biblia. Ang kopya bang ating ginagamit ngayon, ito ba'y hango pa doon sa orihinal? Kaya magbabasa tayo sa wikang Ingles dito po sa compellingtruth.org. Ganito po ang ating mababasa. May question po tayo dyan. Does the original Bible exist today? Ang orihinal na Biblia ba ay umiiral pa ngayon sa ating panahon? What are some of the oldest manuscripts of the Bible currently in existence? Ano ang ilang sa mga matatandang sulat kamay ng Biblia na sa ngayon ay umiiral? Basahin po natin. The Bible is not a single work, but rather an anthology of 66 books written by approximately 40 authors over a 1,400-year period that ended nearly 2,000 years ago.
Kaya ang Biblia hindi isang aklat lang yan. Yan ay binubuo ng koleksyon ng 66 na iba't ibang mga aklat na ito po humigit kumulang ay sinulat ng 40 mga manunulat sa loob ng 1,400 taong periodo na ito po ay natapos noong 2,000 years ago. Matagal na. 2022 na tayo. So 2,000 years ago, tapos na ang Biblia. Ngayon, pakinggan po natin, tuloy natin. As such, the original copies of these works have not lasted to today. Kaya ang original na kopya ng nito ay hindi tumagal hanggang sa ating panahon ngayon. Though a large number of early copies allow us to reconstruct the text as it stood in its earliest form. Tagalog naman, sinikap nating Tagalogin yan. Bagamat ang malaking bilang ng mga naunang kopya ay naging daan para muling buuin ang teksto o mensahe gaya po ng dati. Tuloy natin. For example, halimbawa, the Old Testament was written from the time of Moses, approximately 1400 BC, ang BC before Christ, until the time of Ezra, approximately 400 BC. Halimbawa, ang Lumang Tipan ay isinulat mula sa panahon ni Moses, humigit kumulang sa 1400 BC hanggang sa panahon ni Ezra, propeta yan, humigit kumulang sa 400 BC o before Christ. Tuloy natin ang pagbabasa. Copies of most Old Testament books have been preserved from as early as the 2nd century BC in the finds of the Dead Sea Scrolls. Kaya ang mga kopya, o ang mga kopya ng Lumang Tipan, aklat ng Lumang Tipan, ay yan ay na-preserve, napanatili kasing-aga noong ikalawang siglo bago ang Kristo na yan ay nandoon sa Dead Sea Scrolls, kung tawagin nila. Numerous Old Testament books have also been preserved in the ancient Cairo Genesa from the 1st century AD. Marami ding bilang ng Lumang Tipang mga aklat. Ano ho? Ang naipreserba o napanatili noong sinaunang kung tawagin ng Cairo Genesa from the 1st century mula sa unang siglo at yan po ang tuloy natin. Codex Cairensis includes the prophets and is dated 895. May tinatawag na Codex Cairensis na ito ay sumasaklaw sa mga propeta at ito po ay may petsyang 895. Ano ho? The Aleppo Codex includes most of the Old Testament and dates from the 930s. Meron namang codex kung tawagin Aleppo. Ano ho? Ito'y sumasaklaw sa mga nakararaming aklat ng Lumang Tipan at ito po ay noong taong 930s. The first full Old Testament, yung buong Lumang Tipang sulat kamay sa Hebreo, in Hebrew, the Leningrad Codex, dated 1008, is over 1,000 years old. May self-explanatory na po yan. Ano? In addition, the entire Old Testament was translated into Greek in the 2nd century BC in a work known as the Septuagint. It is clear from this translation that the complete Old Testament had been compiled prior to this time and that the text is essentially the same as it stood during this period 2,200 years ago, just 200 years after the completion of the final Old Testament book. Naunawaan na po natin yan. Ano? The New Testament, ito naman ang bagong tipan, includes even more textual evidence to support its accuracy. Ang bagong tipan ay sumasaklaw ng lalo pang maraming ebidensya para suportahan ang pagiging totoo nito o ang kanyang kabastuan. Its 27 books were composed between the AD 40s and 90s. Kasi ang Lumang Tipan, 39 books. Ano? Ang bagong tipan ay 27 different books.
Nabuo yan sa pagitan ng 40 to 90s na Anno Domini. Ano? A fragment of the Gospel of John exists from approximately AD 125. Ang bahagi ng sulat na o ebanghelyo ni Juan ay umiiral, humigit pumulang sa 125 AD o Anno Domini. More than 5,000 Greek manuscripts exist of New Testament writings, enabling comparison to allow a comprehensive reconstruction of the earliest texts. The first complete New Testament, the Codex Sinaiticus, dates to the mid-4th century, 325 to 360, and reveals that the New Testament writings had been in circulation as a group long before this time. Tuloy natin. Furthermore, next slide po. Next slide, sister. Let us go to our next slide. Ang sabi rito, nabasa na natin the New Testament. Ano? Dito na tayo sa bahaging furthermore, or further, early church leaders frequently quoted the New Testament's writing in their own works. Clement of Rome, for example, wrote in the late first century and cites many of the Gospels and Paul's writings. A harmony of the four Gospels existed in the second century. In summary, while the original manuscripts of Scripture are no longer, yan ang sagot sa tanong. In summary, while the original manuscripts of Scripture are no longer in existence, ample copies from early times exist to provide confidence that the text that exists today is what was originally composed. Sa Tagalog, sa kabuuan o bilang pagtatapos, habang ang orihinal na mga sulat kamay ng kasulatan ay hindi na umiiral, sapat ang mga kopya na umiiral ngayon magmula nung unang panahon upang magbigay ng kumpiyansa o pagtitiwala na itong teksto o itong Biblang ginagamit natin na umiiral ngayon ay siyang orihinal na binuo. Kaya ang ating pong sagot, mga kapatid, ang orihinal ng manuscript ng Old at saka New Testament po ay hindi na po available sa panahon natin. Siyempre po, sa paglipas ng panahon, mga kapatid at mga kaibigan, lalo na po doon sa ating kapatid na nagtatanong, ano? Sa paglipas po ng panahon, siyempre pa, lahat ay nasisira, lahat ay naluluma, maging ang pinagsulatan. Kaya, bago pa man mangyari yon, nagkaroon ng mga kopya para may magamit tayo sa ating panahon. Bueno, maaaring sabihin nila, Ginoong Ministro, ang dami ng mga lingwahe, ang dami ng mga revisyon ng Biblia, translation ng Biblia, at ang mga ibang mga nag-translate po ay kanilang pinaraphrase. Ang iba ay talagang pinalitan. Katulad halimbawa ng dating ginagamit nating Biblia. Ano ho? Ay doon sa Pilipos, ang sabi roon, bagamat siya'y nasaan yung Diyos, yun ang nandoon. Oh, pero pagka binasa natin ang Bibliang isinalin ng Protestante at ng Katoliko, yung magandang balita Biblia, pag binasa natin yung talatang yon, imbis na bagamat siya'y nasaan yung Diyos, nasaan yung Diyos, si Kristo po tinutukoy doon, bagamat siya'y nasaan yung Diyos, ang ginawa nilang bagamat siya'y Diyos. Kita ninyo, binago. Di ba? Kaya mga kapatid, sa ating hong mga pagtatanong at sa ating pag-aantabay ng sagot, kailangan po ginagamit po natin ang ating pong sentido common, ang ating common sense po. Di ba? Kailangan gamitin po natin yan. Sa nagkalat at sa daming revisyon at pagbabago at pagsasali ng Biblia at ang iba'y talagang sinadyang pinalitan ng nakasulat. Ang yung Diyos, ginawan Diyos, hindi ba yun ay isang kalapastanganan ng akin? Kaya, kailangan nating suriin. Kailangan po nating alamin. O,
kung itong ating ginagamit na Biblia, na kopya lang ito, ng mula sa original. Sapagkat ang lumang tipan ay sinulat po yan, manuscript, sulat kamay, sa wikang Ebreo at ang bagong tipan sa wikang Griego. At mula roon nagkaroon ng iba't ibang mga pagsasalin at mga revisyon ng Biblia sa iba't ibang lingwahe. Gaano karami lingwahe mayroon sa mundo? Libo-libo. Yan libo-libo mga translation at mga revisyon ang nangyari. Ang tanong ito, Ginoong Ministro, paano ho natin malala na itong ating ginagamit na Biblia ay totoo at dapat nating sampalatayanan? Paano natin maiintindihan ang tamang kahulugan nito? Kaya mga kapatid, atin pong aalamin po yan. Meron bang pangyayari sa banal na kasulatan na ating mababasa na doon ay itinuturo sa atin kung paano maiintindihan ng tao ang tunay na kahulugan ng mga salita ng Diyos sa kabila ng katotohanan na napakarami ng translations at saka revisions ng Holy Scriptures o ng Biblia o banal na kasulatan. Basahin po natin itong aklat ng mga gawa. Gawa 8:27-28. Kaya umalis si Felipe at doon ay nakita niya ang taong taga Ethiopia. Pauwi na ito galing sa Jerusalem kung saan siya sumamba sa Diyos. Mataas ang kanyang tungkulin dahil siya ang pinagkakatiwalaan ng kayamanan ng Kandasi. Ang Kandasi ay reyna ng Ethiopia. Nakasakay siya sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaias. Alam kong alam niyo po ito. Marahil ay familiar po tayo rito sa ating binasang yan. Nang si Felipe po, isa sa mga alagad, kasakasama dati ng mga apostol, ang panahon nila, sa pangaral ng ibang evangelist siya, evangelista po siya. Ngayon, sa kanyang ginagawang pangangaral ay may nakita siyang isang taga-Ethiopia. Yan ay isang bating eunuch. Anong pagkakataon po ito? Ito yung pagkakataon pauwi na itong taga-Ethiopia, itong bating galing sa Jerusalem. Ano ginawa niya ron? Sumamba siya sa Diyos. Siguro gusto niyang gayahin ang mga taga-Berea na kanyang suriin kung ang pinangaral na kanyang nadinig sa Jerusalem aral ng Diyos at totoong salita ng Diyos. Kaya ang sabi po riyan, nakasakay siya sa kanyang karwahe, nagbabasa ng aklat na ni Propeta Isaias. Inabasa niya itong Old Testament, sulat ni Propeta Isaias. Ito bang taong ito, basta tao? Ba, hindi ho. Ito ay may mataas na katungkulan. Hindi nag-aral ito. Sapagkat siya po ay naging treasurer, pinagkakatiwalaan ng kayamanan ng Kandasi. Ng Kandasi naman po, gaya ng paliwanag po riyan, ay hindi personal name. Yan po'y titulo ng reyna ng Ethiopia. Hindi nagbabasa ngayon itong bating na ito, itong taga-Ethiopia ng aklat ni Propeta Isaias. Ang tanong, naintindihan ba niya? Kung hindi niya naintindihan, paano siya nakarating sa pagkaunawa nung binabasa niya? Next slide po. Pakinggan natin. 30-35. Kaya, tumakbo si Felipe at inabutan niya ang karwahe. Narinig niyang nagpabasa ang opisyal ng aklat ni Propeta Isaias. Tinanong siya ni Felipe kung naunawaan niya ang kanyang binabasa. Sumagot ang opisyal, "Hindi nga eh. E paano ko maunawaan kung wala namang magpapaliwanag sa akin?" Tigil muna natin. Kaya sa ating mga pagsamba, nagpapahayag ng Biblia, nagbabasa ng Biblia ang mga ministro, nagpapaliwanag din, gaya ng ginagawa natin ngayon. Yan ang ginawa nitong, yan ang itinanong nitong nung opisyal kay Felipe, nung tanongin siya ni Felipe, ay kung naunawaan niya, binabasa niya, ang sagot na niya, hindi nga paano ko maunawaan kung wala namang magpapaliwanag sa akin? Tuloy natin ang pagbabasa. Inanyayahan niya si Felipe na sumakay sa kanyang karwahe at tumabi sa kanya. Itong bahagi ng kasulatan na kanyang binabasa, hindi siya nagreklamo. Katulad siya ng tupa na dinadala sa katayan o kaya'y isang munting tupa na walang imit habang ginugupitan. Hinahamak siya o hinamak siya
at hinatulan ng hindi tama. Walang makapagsasabi tungkol sa kanyang mga lahi dahil pinaikli ang kanyang buhay dito sa lupa. Sinabi ng opisyal kay Pilipe, sabihin mo sa akin kung sino ang tinutukoy ng propeta. Ang sarili ba niya o ang ibang tao? O ibang tao. Kaya simula sa bahaging yon ng kasulatan, o ng kasulatan ay ipinaliwanag sa kanya ni Pilipe ang magandang balita tungkol kay Yahushua. Oh. Kaya mga kapatid, alinsunod po sa Biblia. Oh, ano itong tagpong itong ating binasa na ito? Eh di yun nga itong bating na taga-Ethiopia, eh kausap itong si Pilipe. Sapagkat nakita nitong si Pilipe, nagbabasa itong bating na taga-Ethiopia ng aklat ni Propeta Isaias. Tinanong niya kung naiintindihan at naunawaan niya. Eh ang sagot nga, eh paano ko maunawaan kung wala namang magpapaliwanag? Kaya anong ginawa ng taga-Ethiopia na bating? Inanyayahan niya si Pilipe, sumakay ka, tumapi ka sa akin. At saka yun nga, pinabasa at binasa yung nilalaman ng kasulatan na sulat ni Propeta Isaias na hindi maintindihan itong taga-Ethiopia na bating. Oh, at ang sabi nga dyan sa bandang huli, sa 35, kaya simula sa bahaging yun ng kasulatan, ipinaliwanag. Kaya kailangan talaga ang mayroong isinusubo. Kailangan dyan ang pagsusubo eh. Alam niyo sa dami ng translation, sa dami ng revision ng Biblia, at ang iba sinadyang baguhin talaga, hindi pwede, hindi natin kailanganin ang isusubo ng Diyos. Diyan sa buhay nitong taga-Ethiopia na bating, ang isinubo ng Diyos diyan ay si Pilipe. Ano katunayan? Eh siyang nagpaliwanag eh. Doon sa bating na taga-Ethiopia. O, ano katunayan? Ano ba nangyari? Noong sinabi nitong si Pilipe na ang tinutukoy sa hula na binasa mo sa aklat ni Propeta Isaias, ang magandang balita, yan ay tungkol kay Yahushua. E ano ngayon ang kasunod na nangyari? Tuloy natin sa gawa 8. Pero bago pa yon mga kapatid, medyo siguro, unahin na po natin. Well, let's go back to Isaiah. Yeah. Atin na pong basahin kung ano yung nakasulat sa magandang balita sa aklat nitong si Propeta Isaias. Yan po yan eh. 53:8. Nang tinutukoy po dyan ang Panginoong Yahushua, basahin natin. Inapisya at sinaktan, pero hindi man nang dumaing para siyang tupang dadalhin sa katayan para patayin. O tupang gugupitan na hindi man lang umiimik. Inuli siya, hinatulan at pinatay. Walang nakaisip, isa man sa mga salinlahi niya, na pinatay siya dahil sa kanilang mga kasalanan, na tiniis niya ang parusang dapat sana ay para sa kanila. Sino yung tinutukoy doon sa aklat ng Propeta Isaias na yun ang binabasa nitong bating na taga-Ethiopia, hindi niya maintindihan at maunawaan? Eh, ang ating Panginoong Yahushua. Sino may sabi ng paliwanag? Sino na paliwanag doon? Si Pilipe. Ang tanong po natin, paano ho naunawaan ni Pilipe yun? Nang tinutukoy doon ay ang Panginoong Yahushua. Sapagkat siya ba ay matalinong tao? Siya ba ay may dunong na eh mabuti, basahin natin sa 8, no? 36, 38. Ito ang ating mababasa. Ang ating tanong po dyan ay ito. Nung ipaliwanag nitong si Pilipe sa bating na taga-Ethiopia, ang katuparan ng hula, naintindihan niya kung sino ang tinutukoy sa turong ni Pilipe. Ano? Mga kapatid, ano ho nangyari? Ibasahin natin. Ito na kasulat. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakbay, nakarating sila sa lugar na may tubig. Sinabi ng opisyal kay Pilipe, may tubig dito. May dahilan pa ba para hindi ako mabautismuhan? Sumagot si Pilipe sa kanya, maaari ka nang bautismuhan kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot ang opisyal, oo, sumasampalataya ako na si Yahushua Kristo ang anak ng Diyos. Pinahinto ng opisyal ang karuahe at lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Pilipe. Mga kapatid, alinsunod po sa ating pag-aaral nung maunawaan nitong taga-Ethiopia na bating ang kahulugan ng sulat ni Propeta Isaias,
nakadaan, dumaan sila doon sa isang lugar na may tubig. Ano ngayon ang sinabi nitong opisyal, itong bating na taga-Ethiopia kay Felipe, may tubig dito, sabi. May dahilan pa ba para hindi ako mabautismuhan? Ano mapapansin po natin dyan? Ang taong nakaunawa, siya po mismo ang nagmumungkahi na siya'y bautismuhan. Hindi yung nakatulong sa kanya para maliwanagan niya ang banal na kasulatan ang siyang magpipilit, oy, magpabautismo ka na. Hindi ganon. Na para bagang galing sa ating sa institusyong pinanggalingan natin, paramihan ng bunga eh. Kaya kahit na hindi pa talaga nakakaintindi, pababautismuhan niya para magkaroon siya ng trip to Jerusalem. Magkaroon siya ng premyo na kotse, parapol, sa may pinakamaraming bunga o mga kaluluwang nakumberte. Pero dito ho, yung si Felipe na siyang nakatulong para maunawaan itong bating na taga-Ethiopia, ang binabasa niya, hindi siyang namilit eh. Ang nagsalita para siya magpabautismo, mismo itong taga-Ethiopia ang bating. Pero ngayon ang sagot ni Felipe, basta na lang ba, gusto mo magpabautismo, lubog na kita, babautismo na kita. Aba hindi, ito naman ang sabi ni Felipe. Sumagot si Felipe sa kanya, maaari ka ng bautismo kung may kondisyon, kung sumasampalataya ka. Kaya yung bautismo, kailangan sumasampalataya. Anong uring pananampalataya? Buong puso, hindi nag-aalinlangan. Di ba? Hindi ho, half-hearted. Hindi kalahating pananampalataya lang. Buong puso siyang sumasampalataya. Ano naman ang isinagot nitong opisyal? Oo, sumasampalataya ko na si Yahusha Kristo ang anak ng Diyos. Kaya pinahinto ng opisyal ang karuay. Lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Si Felipe ho, hindi ho pastor. Si Felipe po ay hindi apostol. Si Felipe po ay hindi ministro. Pero nakapagbautismo ba? Opo. Eh sa ating institusyong pinanggalingan, kung hindi kang wika ministro, hindi ka pwedeng magbautismo. Sa mga mababasang ministro lang ang kailangan. Eh si Felipe, inuulit ko, hindi apostol yan, hindi ministro yan. Diba? Pero nagbautismo. Parang katulad din itong si Ananias kay Saulo. Doon si Saulo ay nasa daan patungo doon sa Damascus para ipagpatuloy ng pag-uusig sa mga iglesia kay Yahusha. Diba? Nagbulak. Isinugo ng Panginoong Yahusha sa pangitain itong si Ananias para ipanalangin, para gumaling ang pagkabulag nitong si Saulo. Diba? At binautisman, ni hindi apostol din yun eh. Ni hindi ministro din yun eh. Alagad yun katulad ni Felipe. Kaya tayo ho, dito sa iglesia ni Yahusha, pwede ho tayong magbautismo kahit alagad, pero kailangan sumasampalatayang alagad sa kahalagahan ng bautismo at sa tunay na paraan ng pagbabautismo. Kaya ano ang nangyari? Kaya nabautismoan itong taga-Ethiopia na bating. Diba? Ngayon, paano nalaman itong si Felipe? Nang tinutukoy doon sa aklat ng propetang Isaias na binabasa nitong bating na taga-Ethiopia ay ang Panginoong Yahusha. Ito, mabuti basahin natin, no? Kanina naging tanong na natin yan, pero ulitin na natin. 8:26, 29 at 39. May isang anghel ng Panginoon na nagsabi kay Felipe, pumunta ka agad sa timog, sundan mo ang daan mula sa Jerusalem papuntang Gaza. Ang daan yon ay bihira na lang daanan. Sinabi ng banal na espiritu kay Felipe, puntahan mo at makisabay ka sa kanyang karwahe. Ang tinutukoy doon sa kanyang karwahe, edi yun yung taga-Ethiopia na bating. O pagkaahon nila sa tubig, bigla na lang kinuha ni si Felipe ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng opisyal, pero masaya siyang nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Paano natutunan at napag-alaman nitong si Felipe nang binabasa nitong bating na taga-Ethiopia, ay ang katuparan po ay ang Panginoong Yahusha Kristo. Hindi ganang kanya. Nagsugo ang Panginoon ng isang anghel. Yun ang nagsabi kay Felipe. Hindi lang yon.
Sinabi ang wika ng banal na espiritu kay Pilipe. Sa mga kapatid, may patnubay ng banal na espiritu si Pilipe. Kung kaya kanyang naipaliwanag ang kahulugan noong aklat ni Propeta Isaias na hindi maunawaan itong bating ng taga-Ethiopia. Pinatnubayan siya ng banal na espiritu. Nakita niyo ho. Kaya pagkatapos mabautismuhan, itong bating ano, na taga-Ethiopia ay biglang nawala na lang itong si Pilipe, ano? At ano naging damdamin itong taga-Ethiopia na pating? Aba, ang sabi dyan eh, hindi na nakita ng opisyal itong si Pilipe, ano? Inuha na siya ng Panginoon Diyos eh, ng Espiritu ng Diyos. Pero masaya. Masaya siyang nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Bakit masaya yung bating? Inabautismo na siya eh. Naunawaan niya na. Sumampalataya siya ng buong buo sa ating Panginoong Yahushua, na siyang anak ng Panginoong Yahuwah. Kaya mga kapatid, kahit napakaraming sali ng Biblia, revision, translations, huwag nating problemahin yon. Ang kailangan po natin ay ang paggabay ng Espiritu na galing sa Panginoon Diyos. Bakit mahalaga ang paggabay o patnubay ng Espiritu ng Diyos upang maunawaan ng tao ang malalalim na kaisipan ng Diyos? Pakinggan natin sa 1 Corinto 2:11-13. Hindi ba't walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu? Ganun din naman. Walang nakakaalam sa iniisip ng Diyos maliban sa kanyang espiritu. At ang espiritu na ito ng Diyos ang tinanggap nating mga mananampalataya. Hindi ang espiritu ng mundong ito upang maunawaan natin ang mga pagpapalang ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya nga, ipinangaral namin ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng mga salitang mula sa banal na Espiritu at hindi mula sa karunungan ng tao. Ipinangaral namin ang espiritual na mga bagay sa mga taong pinananahanan ng Espiritu. Bakit mahalaga ang Espiritong galing sa Diyos upang ating maunawaan ang tunay na mensahe ng Diyos? Kahit ang ating ginagamit na Biblia ay kopya na lang ng orihinal ng Old at saka New Testament. Alam niyo, sabi ng Biblia. At anong sabi ni Pablo, hindi ba't wala nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu? Totoo naman yun eh. Kung marong higit na nakakakilala sa akin, eh ako, sarili ko. Ganon din naman, wika ni Pablo, walang nakakaalam sa iniisip ng Diyos maliban sa kanyang espiritu. Diba? E paano natin maunawaan ang kalooban ng Diyos, ang iniisip ng Diyos, at ang espiritu na ito ng Diyos ang tinanggap nating mga mananampalataya? Pag tinanggap natin ang espiritu ng Panginoon Diyos, hindi yung iniisip niya maunawaan natin. Pero sino makakatanggap noon? Hindi yung mga tao na ang naisip ay puro kamunduhan. Hindi ho. Kundi yung mga tao na pinananahanan ng Espiritu. Yun din ang makakaunawa. Di ba mga kapatid? Kaya, bakit ho ang tumanggap lamang ng Espiritu ng Diyos ang makakaunawa nito? Wala siyang makikitang kontradiksyon sa Biblia. O, ibig sabihin, para sa kanya, ang Biblia maliwanag na salita ng Diyos. Pagkamat maraming salin niyan, maraming mga binago ang mga ibang mga bulaang mga ngaral na nagsalin niyan, pero sa kanya, alam niya, ginagamit niya ang kanyang sentido kumon. At teka muna, bagaman siya yung nasaling Diyos, anyong Diyos. E ba't dito sa saling ito ng mga pare protestante, ginawang bagaman siya Diyos, ginagamit niya ang kanyang sentido kumon. Anong gagamit? Sasabihin niya, aba binago. Eh, alin ang paniniwala niya sa dalawang sali na yun? Eh, di yung tama, nasaan yung tao? Di ba? O kaya, nasaan yung Diyos? Yun ang paniniwala niya. Hindi yung siya yung Diyos. Ginawang Diyos si Kristo. Pag sinabi ko bang ikay nasaan yung kalabaw, kalabaw ba tayo? Alam mo, kaibigan, parang ano kayo? Pag kumakain ka, parang anyong baboy ka. Di ba? Kasi pag kumain ay talagang may sound pa eh.
Diba? Pero hindi ibig sabihin yung tao, yung kaibigan mo na biniro mo ng pagano'n, eh baboy, tao yun. Diba? Ang Christian, nasaan yun? Ano yung Diyos? Katulad, hindi siya Diyos. Ayun, nasaan yung Diyos? Sapagkat ang Diyos ay banal, siya ay banal. Nakagagawa siya ng, sa tulong ng Diyos, nakagagawa siyang bumuhay ng patay, di ba? Kaya parang, ano yung Diyos? Pero nang magsali ng pastor, protestante, katoliko, na pare, ginawa nila, bagamat siya'y Diyos, di ba yun ay maling-mali, di ba? Lihis sa katotohanan. Pero ang mga may espiritu ng Diyos, alam niya yon. Alam niya kung alin yung mga saling na tama. Alam niya kung alin yung mga saling minali o nilisya, binaloktot ng mga ibang mga mangangaral. Di ba mga kapatid? Eh bakit ganun nga ang taong may espiritu ng Panginoon Diyos? Pakinggan natin, 2:15. Alam ang ginagamit niya, sintido ko mo niya. Next line, sister. Ganito po ang ating mapapakinggan po rito sa 2:15, aklat din po ng Korinto, inyo home pakinggan. Next slide, sister. Ganito ang ating mababasa. Sa taong pinananahanan ng Espiritu, nauunawaan niyang mga bagay na ito. Nakuha niyo ba? Ngunit, hindi naman siya maunawaan ng mga tao na hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Kaya huwag tayong magtaka kung ang ating pananampalataya hindi maunawaan ng iba. Bakit? Sapagkat hindi sila pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Eh ano ngayon? Eh di hindi nga nila maintindihan at maunawaan yung ating sinasampalataya na. Katulad ng Yahuwah. Sabi nila, eh hindi ang bitaya ng pangalan ng Diyos. Eh anong pangalan ng Diyos? YHWH, hindi mabigkas-bigkas. Aba, alam nyo, kahit yan ay puro consonants po yan, pero banggitin nyo. Yahweh. Kahit walang vowels, may parang it sounds like mayroong vowels, di ba? Pero hindi Yahweh, ang pangalan ng Panginoon Diyos. Pagkat sa alpabetong Paleo Hebrew, ancient Hebrew, eh wala naman pong I. Walang alpabetong I, di ba? Walang ganyan. Hindi lang yan. Wala pang, katulad ng Jehovah, wala namang letter J. Di ba? Sa alpabeto ng ancient Hebrew. Kaya ang pangalan ng Diyos, Yahuwah. Pinagtatawanan tayo ng iba. Hindi naman dapat ipagtaka yun eh. Bakit kanyo? Ngunit hindi naman siya mauunawaan ng mga tao na hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Kung ating naunawaan ang tunay na pangalan ng Panginoon Diyos, yun ay sapagkat pinananahanan tayo ng Espiritu ng Diyos. Ano pa sabi sa 16? Ayon nga sa sinasabi ng kasulatan, sino ba ang nakakaalam ng isip ng Panginoon? Sino ba ang makakapagpayo sa Kanya? Ngunit tayo, yun ang mga mananampalataya, taglay natin ang pag-iisip ni Kristo, kaya nakakaunawa tayo. Nakita niyo ho? Pagtaglay natin ang pag-iisip ni Kristo, Yahusha, ang isip, pag-iisip ng Kristo, Yahusha, pag-iisip ng Diyos eh. Mauunawaan po natin ang iniisip at ang mensahe ng ating Panginoon Diyos. Di po ba? Ngayon, tama po bang pag-alinlanganan ang Biblia? Mayroong iba talaga nag-alinlangan eh. Pinag-alinlanganan. Hindi ang wika totoo Biblia. Ayan, bumaling sila sa ibang mga aklat eh. Diba? Bakit? Eh, mas totoo ang wika ito kaysa Biblia. Eh, sana ay mahimasmasan yung mga iba nating mga kaibigan. Ano ho? Na mabasa itong babasahin ko. Pakinggan natin sa 2 Timoteo. Saan ba ipinasulat ng Diyos sa mga salitaan niya? Ito, mula pa sa pagkabata. Alam mo na ang banal na kasulatan, yung banal na kasulatan, itong Biblia, na nakapagbibigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Yahusha. Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos.
Dapat bang pag-alinlangan ang Holy Scriptures, ang Biblia? Hindi. Bakit? Ang sabi po riyan ay maliwanag. Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Diyos ang pumayag na mabuo Biblia. Kahit na baluktutin at baguhin ang translation ng mga ibang taong pangahas na sila ay mananagot sa Diyos sa ginawa nila, kumot may Diyos na buhay. Diyos ang gigiya, Diyos ang papatnubay sa atin para maunawaan natin ang tunay na kahulugan ng kanyang mensahe. Mga kapatid, kaya ang Biblia, saan ginagamit? Sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Kaya mga kapatid, ang sabi ng iba, eh kaya ang wika kami naniniwala na doon sa lahat ng kung tawagin ay Quran, di ba? Eh dahil ang wika sa Quran ay walang wikang translation. Eh totoo ba yun? Na walang translation? Ano bang original na sulat dyan, sulat na manuscript no itong aklat na Quran? Yan ang pinagbabatay ng mga kaibigan nating mga Muslim, no? Ang reliyon nila ay Islam. Wala bang translation ang aklat ng Quran? Ito, basahin natin. Wala ito. This is not included in our PowerPoint. But let me read this. Was Quran translated in other languages? Ito po yung nakasulat sa isang ni-research natin, no? Files.eric.ed.gov. Ito nakasulat. The Holy Quran has been translated into more than 100 European, ASEAN, and African languages. Aba, eh, nagkaroon din pala ng translation. Ha? Ang alin? Ang aklat o librong Quran. Kung tawagin nila yung Holy Quran. More than 100 European, ASEAN, and African languages. In 1936, translations of the Quran into 102 languages were available. Noong 1936 po yan. Hindi ba nyo alam sa kasalukuyan ilang lingwahe? 114 different kinds of languages. Umabot na. Currently, there are about 62 English translations of the Holy Quran. Isipin nyo kung ilang mga translations sa English. 62. Ngayon, eto ho yan. May tanong pa sila, no? Why the Quran cannot be literally translated perfectly into other language? Bakit ang aklat ng Quran ay hindi letra for letra na maililiwat ng tamang-tama sa ibang lingwahe? Bakit? Eto ang dahilan. What we need to understand is that the Quran in its original Arabic text is God's word. Its translation, ito, pansinin ninyo, is an expression by the translator of what he has understood of the Quran. Kaya yung mga translation ng mga nag-translate, ng mga translators, ay depende yun sa kung paano nila inunawa ang aklat ng Quran. E di mayroon mga paraphrasing, para ding Biblia, na ang ibang nagsalin, iba ang kanilang isinalin, binago eh. Ganyan din ang nangyari sa aklat ng Quran ayon sa ating binabasa. Kaya ang sabi rito, in each translation is an expression by the translator of what he has understood of the Quran. Therefore, it is liable to error. Nakita niyo ho? Kaya ang aklat ng Quran ayon sa ating binasa na referensya, ang sabi, therefore, the Holy Quran is liable to error. Pwedeng magkamali. Mayroon ding bumaluktot yung mga nag-translate. Pero, mga kapatid, ang itinatag ng Panginoong Yahushua ay Yahushians. Hindi Islam po ang itinatag ng Panginoong Yahushua. Ang itinatag niya ay Christianity. Oh,
Hindi Islam ang itinatag ng ating Panginoong Yahusha Kristo. Kaya, mga kapatid, tayo, sa ating pananampalataya, sa Biblia, maraming nang likot, marami ho ang talagang ginamit na kasangkapan ng Diablo para guluhin ang ating pananampalataya, lituhin ang ating pong mga kapwa-tao. Pero alam nyo, mga kapatid, ito ang bilin sa atin. Itong bilin na bilin sa atin pag nagbabasa tayo ng iba't ibang sari ng Biblia. Ito, sa aklat po ng Proverbs, ganito nakasulat. Good sense is a fountain of life to him who has it, but the instruction of fools is folly. There is a way that seems right to a man, but its end is the way to death. Sa Tagalog, kapag may karunungan ka, yun ang good sense. Yun ang sentido ko mo. Buhay mo'y bubuti at hahaba. Ngunit kung hangal ka, arurusahan ka dahil sa iyong kahangalan. Maaaring inisip mo na nasa tamang daan ka, ngunit ang dulo pala nito ay kamatayan. Mga kapatid, sa pagbabasa natin ng Biblia ginagamit natin ngayon, hango sa mga kopya sa original, kung ano-ano ng translation, libo-libo ng mga revision, huwag tayong malito, gamitin natin ng good sense. Karunong ang bigay ng Diyos. Sentido common. Binigyan tayo ng kaalaman at kakayahang malaman ang mabuti at masama. Ang tama at mali. Gamitin natin yon. Pag ginamit natin ang ating sentido common, buhay mo'y bubutit hahaba. Pero kung ang ating ginamit, kung, ngunit kung tayo'y hangal, ang sabi, parurusahan ka dahil sa iyong kahangalan. Anong tawag sa ibang tawag dyan sa hangal? Tanga, di ba? Bakit naging tanga? Eh ang pinaniwalaan yung kung ano lang yung sinabi ng iba. Eh. Hindi niya siniyasat ng kanya. Hindi niya ginamit yung common sense niya. Eh. Yung good sense niya. Yung karunungan bigay ng Diyos. Hindi niya ginamit yung utak niya. Eh. Nanalangin muna at saka magsiyasat. Dapat yung bahay tayo ng Diyos. Di ba? Kaya dahil sa kahangalan niya, ayun, parang inisip niya na sa tamang daan siya. Kala niya tama yung ginagawa niya. Ngunit ang dulo pala ay kamatayan. Kaya kailangan mong gamitin natin ang ating sentido. Ngayon, kapag tayo ay tagasunod na ng ating Panginoong Yahusha, ang tanong pa ng iba ay ito. Masagot na natin yung unang tanong. Eh, di ba? Ang tanong pa ng iba, anong klaseng leader ako kailangan sa bayan ng Diyos? Malupit na leader? O katulad ng Panginoong Yahusha? Maamo, mabuti. Sasagutin na natin. Ayaw po ng ating Panginoong Yahusha at Panginoong Yahuwa ang isang tyrant, isang malupit, isang mabangis na leader. Ayaw niya. Bakit? Mang-aapi po yan eh. Maya-maya, malalaan po natin yan. Ano dapat nating maunawaan kapag tayo nasa tamang pagsunod na? Ito, dapat nating maunawaan. Sa tatlong mga talatang pinagsama natin, Mateo, Roma, Gawa. Next slide. Ngunit, huwag kayong magpatawag na guro. Kaya dito sa atin, wala ritong sir, guro. Isa lang guro natin, ang Panginoong Yahusha, ang mga ministro, tagapagpahayag. Anong ipahahayag natin? E di yung nakahayag na sa atin, yung nakasulat na, na itinuro sa atin ng ating guro, ang ating Panginoong Yahusha, na isinugo ng Diyos. Yeah, di ba? Ito. Ngunit huwag kayong magpatawag na guro. O guro, dahil lahat kayo magkakapatid at iisa lang ang inyong guro. Lahat tayo ay ano? Magkakapatid. Ano sabi sa Roma? Sapagkat pantay-pantay ang pagtingin ng Diyos sa lahat ng tao. Kung magkakapatid, pantay-pantay ang pagtingin ng Diyos sa lahat ng tao. Ano nang sabi sa Gawa? Kaya nagsalita si Pedro, ngayon alam ko nang walang pinapaboran ng Diyos. Kung ang tao ay may takot sa Diyos at tama ang kanyang ginagawa, kahit anong lahi niya, itatanggapin siya ng Diyos. Nakita niyo? Kaya kapag tayo na sa tama ng paglilingkod, anong dapat nating maunawaan? Magkakapatid tayo. Ano tayo sa paningin ng Diyos? Pantay-pantay. Ano ibig sabihin pantay-pantay? Walang pinapaboran ng Diyos. Maaaring ang tao may pinapaboran, pero ang Diyos ay hiwala.
Anong sabi ng Diyos? Sabi ng Biblia, kung ang tao ay may takot sa Diyos, tamang kanyang ginagawa. Kahit ano lahi niya, tatanggapin siya ng Diyos. Ganun ang Diyos. Ganyan ang dapat mangyari sa loob ng tunay na kilusang paglilingkod sa Panginoong Diyos. Sino ang ating Pangulong tagapag-alaga? Pakinggan natin. Pedro 5:4, ganitong ating mapapakinggan. At pagdating ni Kristo na siyang pangulong tagapag-alaga, tatanggap kayo ng gantimpalang napakaganda at hindi kukupas kailanman. Kung tayo'y magkakapatid, pantay-pantay, kahit ministro, ha? Kahit ikaw ay guro sa pagsamba ng kabataan, magkakaroon din tayo niya. Balang araw. Di ba? Kahit na anong tungkulin meron tayo, lahat ng tungkulin, hindi gagamitin para magpasita. Hindi gagamitin para magtaas noo kahit kanino. Ang tungkulin, serbisyo. Yun ang ibig sabihin niya. Tungkulin, may tungkulin ka? Opo. Ano ibig sabihin niya? Serbisyo. Maipaglilingkod mo yung tungkulin na yan. Hindi mo gagawin palamuti. Hindi mo panghahawakan para mang-api ng kapwa. Ako ang tagapamahala. Iba ako ang tagapamahalang pangkalahatan. May tagapamahalang pangkalahati. May tagapamahalang pangdistrito. May pangalawang, dumadami mga Diyos-Diyosan. Diba kaya pagka nagkikilos, akala mo kung sinong mga mapagpaimbabaw. Pagpatawad yung mga sinasabi ko, pero totoo yun eh. Kung magkikilos, akala mo, hindi babasag ng plato. Tyrannical ang mga pagkilos. Kung nagsalita, akala mo, nako Diyos, kung mabayin. Kaya dito, sa tunay na iglesia, bawal ang tyrant na leader. Oh, walang nagmamay-ari sa iglesia nito. Oh, wala. Kundi ang Panginoong Diyos at ang Panginoong Yahushua Kristo. Ang mga ministro, mga namumuno, mga may tungkulin, dapat po ating ilagay sa isip natin, hindi tayo may-ari ng iglesia, maawa tayo sa ating sarili. Sa aba natin, pag may isipan tayong ganun. Kaya sabi, akin ang tundo, iyo ang Kabite. Ako namamahala sa Kabite, kaya sa akin sa madadaan. Diyos po, pa nakita niyo yung ranking? May ranking eh. Pag may ranking, hindi na pantay-pantay. Kaya ang sabi sa, kaya ang iglesia tinulad sa isang katawan eh. Mahalaga ang paa, mahalaga ang tuhod, ang kamay, lahat ng yan, mahalaga yan. Trabaho ng tenga, hindi trabaho ng ilong, di ba? Pero lahat ng yan, huwag mo sabihin hindi mahalaga ang dalirik sa paa. Lahat ng yan, kahit kuko, mahalaga po yan. Kung ano yung kabuuan natin, mahalaga po yan. Kaya itinulad sa katawan ng tao, ang iglesyang tunay, para ipakita ang kahalagahan ng bawat isa. Pantay-pantay po yan. Sige, may katawan ka nga, wala ka naman paa. Ah, paano ka makakarating sa gusto mong puntahan? Kaya tayo dito pantay-pantay. Meron nga lang tagapagpahayag, ministro. Merong mga elders, matatanda. Pwede silang magbautismo. Pwede tayong magsagawa ng ating dulang sa Panginoon sa pangunguna ng ama o ina ng sambahayan para ang ating layuning maalaala ang Kristo Yahushua. Magawa po natin. Saan natin mababasa ang ministro lang ang gagawa niya, sasagawa niya. Sa atin natin mababasa, ministro lang ang dapat na magsagawa ng bautismo. Walang ganyan. Wala akong ganyan. Diba? E si Pilipe, gaya at maging si Ananias, doon na taga Damascus, diba? Hindi ministro yun, hindi apostol yun. Kaya mga kapatid, nawa'y maunawaan natin yung mga katotohanan ito. Ngayon, mga kapatid, ano ba kahulugan ng tyrant? Alam niyo, kinuha ko, and this is not included in our slide po. A tyrant is a noun, a ruler who exercises absolute power oppressively or brutally. Sa Tagalog, isang pinuno na ginagamit sa paraang mapangapi at malupit ang kanyang kapangyarihan. Yan ang tyrant. Ang masama po dyan ay pati sarili yun, may tyrant leader.
Paano makikilala ang isang tyrant leader sa relihiyon? Ito, Amos. Malapit na tayo matapos, mga kapatid. 5:11-12. Ganitong ating mababasa. Inaapi ninyo ang mga mahihirap. Ah, mga leader na ganyan, tyrant yan. Inaapi ninyo mga mahihirap at pinipilit na magbigay sa inyo ng kanilang ani. Bigyan ng sobria. Kaya hindi kayo makakatira sa ipinatayo ninyong mansyon at hindi kayo makakainom ng katas mula sa itinanim ninyong mga ubas sapagkat alam ko kung gaano karami at kabigat ang inyong mga kasalanan. Inuusid ninyo ang mga taong walang kasalanan at kinikikilan pa ninyo. Hindi ninyo binibigyan ng kustisya sa hukuman ang mga mahihirap. Paano makikilala ang isang tyrant na leader ng relihiyon ng aapi ng mga mahihirap? Bawasan ang tulong niya. Palisin sa tirahan niya. Naku po. Ano pa? Bigyan ng sobrian. Ayan, nakasulat. Pinipilit na magbigay sa inyo ng kanilang ani. Pinipilit. Namimilit. Tapos ng pagsamba, habulin pa dun sa kotse. Hoy, mayroon tayong dingap sa mamamayan sa Linggo. Huwag mong kalimutan. Pamimilit nila. Ito. Ano ang sabi? Ang sabi dyan ay, ayan, sapagkat alam kong gaano karamit kabigat ang inyong mga kasalanan. Ano ka? Inuusig ninyo mga taong walang kasalanan. Totoo-totoo po yan, mga kapatid. Di ba? Ano ibig sabihin niya? Inuusig yung mga taong walang kasalanan. At kinikikilan pa ninyo. May mga leaders ng religion na ganyan, nangingigil eh. Hindi niyo binibigyan ng hustisya sa hukuman ng mga mahihirap. Di ba? Walang hustisya eh. Ha? Walang kaya kasi. Eh sila, kapit sa gobyerno eh. Kaya pag malapit ng halalan, may conditions yan. Di ba? Nako po, Panginoon. Takot-takot. Pero ang sabi nga, the truth must prevail. Ang katotohanan ay dapat mamalagi. Masamang hindi natin sabihin ito. Biblia po yan. Magalit sila sa Biblia. Tupad sa kanila eh. Bato-bato sa langit. Ang tama ay huwag sanang magalit. Kundi magbulay-bulay at magbalik loob sa Panginoon Diyos. Di ba? Eh sino yung inuusig nila? Mga taong walang kasalanan. Ito, basahin natin sa Proverbs 17:15. He who justifies the wicked and he who condemns the righteous are both alike an abomination to Yahuwah. Sa Tagalog, kasuklam-suklam sa Panginoong Yahuwah, ang taong nagpaparusa sa taong walang kasalanan o nagpapalaya sa taong may kasalanan. Kaya may kaugnayan sila sa hukom. Kaya napapalaya sila, bagamat silang dapat nakabilanggo. At yung wala namang kasalanan, na-frame up para siya mabilanggo. Mayroong bang ganyan? Ako eh, mga apostol, nagdanas niyan eh. Di ba? Sa panahon natin, eh alam niyo na kung ano nangyayari. Kaya anong klaseng leader meron sila? Isang tyrant, malupit, mabangis na leader. Itinin nyo? Ginajustify yung masama. At saka yung righteous naman ay pinagdurusa. Kaya mga kapatid, sa ating panahon ngayon, panahon na, maya-maya darating ang Panginoong Yahusha. Maya-maya patay na tayo. Kailan natin dapat madinig itong mga katotohanan ito? Ngayon ang panahon para tayo magsuri. Pagka tayo nandoon sa ganyang samahan, tyrant ang leader natin. Takasan natin yan, mga kapatid. Kaya ang sabi nga sa ibang talata ng Biblia, noong ang iglesia ay matalikod, iglesia ay naging katolisismo. Ang sabi ng ikalawang anghel, lumabas kayo sa kanyang bayang ko dyan sa Babylonia. Yan ang syudad ng Roma, yan ang katolisismo. Yan din ang tinig ng Diyos sa modernong Babylonia. Na tagawakas ng lupa, mga tagawakas ng lupa sa mga puno ng dagat. Nag-umpisa ng 2009, tumalikod na. Ang pinuri, kaya hindi ka takataka, mauso yung one win, di ba?
sapagkat they exalt, they glorify, instead of glorifying the righteous one, ang pangalang Yahuwah, ang kanilang ginlorify, ang kanilang niluwalhati, ang pangalan ng ibang tao. Kaya nausa yung I am one with, di ba? Hindi ka takataka, katuparan po ng hula yan mga kapatid. Di ba? Kaya ano ang kaisipan ng mga tao, lalo na nga ang mga nasa kapangyarihan. Secular, religious. Ito, pakinggan natin, Lucas. Ganito nakasulat. Nagtatalo-talo mga tagasunod ni Yahusha kung sino sa kanila ang pinakadakila. Kaya sinabi sa kanila ni Yahusha, sa mundong ito, ang mga hari ay pinapanginoon ng mga nasa sakupan nila. Totoo yun. At ang mga may kapangyarihan ay gustong tawagin na tagatulong ng mga tao. Ngunit hindi kayo dapat maging ganoon. Ang mas mataas ay dapat magpakababa. At ang pinuno ay dapat maging tulad ng isang tagapaglingkod. Sapagkat sino ba ang mas mataas? Ang pinaglilingkuran o ang naglilingkod? Siyempre, ang pinaglilingkuran. Ngunit, naglilingkod ako sa inyo kahit na ako ang Panginoon ninyo. Mga kapatid, ano ang kaisipan ng mga tao, lalo na nga ang mga nasa kapangyarihan, taglay ng natural yan eh. Yung mga yan, oh, kung sinong pinakadakila, tatalo-talo mga tao, ang mga hari sa mundong ito ay pinapanginoon ng mga nasa sakupan nila. Ang totoo, ang ibang leader, ginawa nilang Diyos eh. Diba? At ang mga may kapangyarihan ay gustong tawagin na tagatulong ng mga tao. Ngunit hindi kayo dapat, sabi ng Panginoon Yahusha sa mga alagad niya, hindi kayo dapat. Tunay ka bang alagad? Opo, hindi pa tunay natin. Paano yon? Ang mas mataas ay dapat magpakababa. Kung ang iglesia ang kinabibilangan natin, ang mataas ay lalong nagpapakataas, nilabab niya ito. Ang mas mataas ay dapat magpakababa. At ang pinuno dapat maging tulad ng isang tagapaglingkod. Basta ba lang itinuro ng Panginoong Yahusha yun? Diba hindi. Ang Panginoong Yahusha ang sabi niya, sapagkat sabi niya, ngunit naglilingkod ako sa inyo kahit na ako ang Panginoon ninyo. Hindi ba ang Kristo Yahusha hinugasan niya paan ang mga alagad? Pero siyang mataas. Siyang puno ng iglesia. Siyang ulo eh. Siyang may-ari. Pero pinakita niya, ang itinuro niya, ibinuhay ng Panginoon Yahusha, maghugas siya ng paan ng mga alagad. Kaya ang sabi niya, ang mga pinuno dapat maging itagapaglingkod. Sapagkat sino bang mas mataas? Ang pinaglilingkuran o ang naglilingkod? Siyempre, ang pinaglilingkuran. Di ba? Eh ang Panginoon Yahusha, naglingkod sa mga alagad, naghugas ng kanilang mga paa, pinakita niya na siya ay nagpakababa. Kaya dito sa samahang ito, iglesia ni Yahusha, mga kapatid, hindi tayo nagbabayad ng pera o dolyar para mamupo. Wala masamang mamupo tayo sa ating kapwa, sa mga kapatid. Respeto natin. Pakinggan ang tinig nila. Pantay-pantay tayo rito eh. Di ho ba? Kaya tayo dapat ding matuto talaga ng mga aral ng Diyos. Lahat tayo. Para pag tinanong tayo ho, ng sino nga kaya natin sagutin ng ayon po sa Biblia. Di ho ba, mga kapatid? Kaya, magagawa ba yon ng mga tao ngayon? Hindi lang leader ng bansa. Di ba? Kundi pati leader ng reliyon, magagawa ba yan? Hindi yan magagawa nila. Bakit? Ang gusto nila, sila'y nag-aari-arian. Di ba? Ang gusto nila, sila'y pinagsisilbihan. Ang gusto nila, pagka nagkakainan, doon sila sa pinaka-gitna. Yan. Magaling sila na magsinungaling. Sukdo lang sila'y magnakaw. Makipagbarkada sa taong masasama. Baluktutin ang katotohanan. Manlait. Lumika ng istorya. Mag-frame up. Lapastanganin kahit ang kanilang mga magulang. Kahit pumatay ng sino mang magiging hadlang sa kanilang makalupang hangarin para marating ang itaas, para makaupo sa trono, para sila'y manalo at magmukhang mabuti para purihin siya at yumaman. Ganyan ang mga leader ng mga bansa. Ay ganyan bang leader ng reliyong ganyan? Meron. Ang Panginoong Yahusha, ito kasi yan eh. Ang Panginoong Yahusha, ang pinaka-leader,
Hindi pwedeng palitan. Tayo sa iglesia, mga may tungkulin, dapat taglayin ang isipan ng Panginoong Yahusha, mapaglingkod. Hindi tayo paglilingkuran. Tayo ang maglilingkod. Pagka tayo may isipan ganun, maglilingkuran tayo sa isa't isa, hindi mamaganda. Mayroon tayong symbiotic relationship, give and take. Paglingkuran, tumanggap ng paglilingkod. Ikaw na tumanggap ng paglilingkod, maglingkod ganyan man sa ibang mga kapatid. Ganun lang po ang dapat mangyari. Ganyan, pantay-pantay, magkakapatid. Walang pinapaguran kasi ang Panginoon Diyos eh. Di ba? Kaya, ano ang realidad na tumutugma, mga kapatid, sa mga katotohanang nagaganap sa kasalukan. Basahin natin ito, Mateo 20. Next slide. Ganito po ang ating mababasa. Next slide, sister. Ito. Kaya, tinawag silang lahat ni Yahusha at sinabi, alam ninyong ang mga pinuno ng mga bansa ay may kapangyarihan sa mga taong nasa sakupan nila. At kahit anong gustuhin nila, ay nasusunod. Ayan ay sa, di ba, parang katulad nung leader ngayon ng ano, ng Russia, no? Sunuran yung mga tao sa kanya eh. Di ba? Eh yan ay totoo eh, na sinabi ng Panginoon Yahusha. Alam ninyo, sabi ng Panginoon Yahusha, ang mga pinuno ng mga bansa may kapangyarihan sa mga tao nasa sakupan nila. Kahit anong gusto nila, nasusunod. Kaya kapag ka ginamit ng mga tao dyan, nasakop ng tao niya, ni Putin, ano, ang kanilang sentido, kung hindi nila dapat sundin yan eh. Pero ganyan ang nangyayari. Hindi lang sa mga bansa, pati sa relihiyon. Diba? Pati sa relihiyon eh. Kaya ang mga miyembro sunod-sunuran kahit na mali, sunod-sunod eh. Diba? Sukat ba namang sabihin na, Sir, anong Sir? Sir ang katumbas niya, Panginoon. Panginoon ka ba? Ba hindi tama po yun eh. Dito sa ating kapatid. Ganon, kapatid. Ganon. Pero sabi pa, ngunit hindi dapat ganyan ang umiir sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na gustong maging dakila ay dapat maging lingkod niya, ninyo. Ang sino man sa inyo na gustong maging pinuno, ayun, dapat maging alipin ninyo. Nakita nyo? Maging ako na anak ng tao ay naparito sa mundo, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at magbigay ng aking buhay para maligtas ang maraming tao. Yan ang magandang aral na tinanggap natin sa ating Panginoon. Isa yan sa magandang kababaang loob. Ang pinuno dapat maglingkod, imbis na paglingkuran. Ang Kristo ay naglingkod. Kaya siya may-ari ng iglesia. Wala rito ho na visible head. There is no such na visible head dito sa iglesia ni Yahusha. Ang Kristo Yahusha na nasa langit, nasa kanan ng Diyos, ang siyang ulot may-ari ng iglesia. Siya ang chief shepherd. Kaya dito mga may tungkulin dito, huwag tayong magpapapanginoon. Wag po. Yan ang tunay na iglesia. Yan ang sistema. Administrasyon sa tunay na iglesia. Pantay-pantay. Pwede nating lapitan ang ministro pagka nagkamali. Nang sikreto kausapin. Natural lang yun. Nagkakamali. Di ba maging si Moises? Di ba? Siya ang leader noon. Siya ang pinagtiwalaan ng Diyos para mapalayang Israelita. Di ba? Pero nung siya ay mapunta rin sa isang lugar, nandoon yung naging biyanan niyang si Jethro eh. Magkaroon ng suhestyon itong si Jethro. Hindi niya sinabi, "Hoy, biyanan lang kita, ako rito ang leader." Hindi. Nakikinig. Diba? Ginagamit niya ang common sense niya. Tao din siyang pwedeng kulangin sa mga balakin o plano. Kaya pinakinggan niya, biyanan niya. Kaya tayo dito, ang mga ministro po rito sa Iglesia ni Yahusha, hindi ho untouchable. Ibig sabihin, hindi ho kami perfecto. Hindi ho kami infallible. Kami po ay pulibre. Pwede magkamali. Kaya sekretuhin nyo kami. Erning, nagkamali. Oo, tanggap po yun. Babago po tayo. Ganun lang po yun. Hindi, huwag kang lalapit. Ministro, manggagawa ka lang. Ay, hindi pwede yun. Japonesa ka lang. Hindi pwede po yun sa tuli ng iglesia. Kaya itong mga naghahari-harihan kasi, gustong naglalakas. Imbis siyang hawak ng payong para sa mga kapatid. Siyang pinapayungan, tuwang-tuwa naman siya. Ang dami niyang bodyguard. Imbis siyang maging bodyguard ng kapatid, ang dami niyang bodyguard ng mga kapatid. Eh, hindi ka makakamay, di ba?
nagpapapanginoon eh. Ang Kristo hindi ganun, nakasakay nga sa donkey pa eh. Ipinanganak ang Kristo doon pa sa pasabsaban eh. Tapos ikaw eh, dahil sa pangingikil at sa kapaghingi ng mga ani doon sa mga miyembro eh, gawa ka ng malaking tahanan eh, hindi naman galing sa pinagpagalan mo, di ba? Hindi mo naman pagawa ng swimming pool na hindi mo naman kayang na hindi ka makapaliguro. Diba? Mula doon sa buhay ng mga hihirap. Kaya mga kapatid, itong ating pinag-aaralan, ito ay eye-opener ito. Pinakikita na niyo siyang katotohanan. Ito yakapin natin. Ito tama. Ito tama. Itong katotohanan na nasabi. Maasa kami na itong ating pinag-aralan ay sana'y nakapagdulot po ng nakatulong sa atin. Nakaliwanagan po tayo. Yakapin natin yung tama. Ano, mga kapatid? Biblia ay totoo at maraming translation revision. Marami pong mga binago. Pero sa patnubay ng Espiritu ng Diyos, maunawan po natin. At dito, ayaw ng Diyos na magkaroon ng tyrant na leader, malupit na leader sa kanyang iglesia sapagkat ang Panginoon Yahusha na may-ari ng iglesia, maamo, naglingkod. Imbis siyang paglingkuran, siyang naglingkod. Kababaan. Siyang mas mataas, siyang nagpakababa at nagsilbi. Di ba? Yan ang ating tiwa. Naway pagpalain tayo ng Diyos hanggang dyan, tayo mananalangin. Ama namin Diyos, salamat po ng marami. Natutunan namin na kahit hindi orihinal na Biblia at sulat kamay ang aming ginagamit, kundi mga kopya ito, batay dun sa na orihinal na manuskrito ng Biblia, pero sa patnubay na yung panalang Espiritu, igigiyam kami sa katotohanan para aming malaman ng matuwid mong aral at sa tulong at awa mo, gagamitin din po namin ang aming mga sentido kumon sa patnubay mo, Panginoon, ay maunawa namin ang daan tungo sa kaligtasan. Pagpalain mo po na mamalagi sa amin ang kababang loob at sa Iglesia ni Yahusha, may umiral ang pagiging pantay-pantay, walang pinapaboran, kundi lahat kami magkakapatid sa harapan mo, Ama, at ang aming pinakapunot, punong tagapag-alaga, wala iba, kundi ang Panginoon Yahusha lamang. Maasa kami, tinanggap mo ang aming pag-aaral, binasbasan mo kami lahat, sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoon Yahusha, ang Kristo. Amen. Mga kapatid, hanggang dyan at tayo ay umaasa na sa darating ng mga pagsamba, magkakasama tayo. At kung may tanong kayo, ipakipadala lang po sa questions at churchofyahusha.org. Hanggang dyan po at natatapos.